Ito na yung order ng Golden A Nature's Farm ng Peñaranda, Nueva Ecija, na i-deliver within the week. So, tinitimbang ng 50 kilogram. Dibaling sumobra ng konti, wag lang kulang. Yan. So, pagkayaring maisib o masalandra ay nagsasako na. Ito ay gawa sa pure carabao manure. Yun, may butas yung sako. Factory defect. Na ang carabao manure ay ginamitan ng microbial fermentation na ang ating inoculant o ang gamit ng mga mikrobyo ay galing pa sa Bioplus Activator na mayroong 25 iba't ibang klase ng beneficial microorganism. At 11 rito ay nitrogen fixing microorganism. At ito pong prosesong ito ay ginagawa dito sa Philippine Carabao Center, Central Luzon State University. Ang technology ito ay pinroseso at kinopya sa teknolohiya ni Dr. Eliseo L. Ruiz, dating Pangulo ng Central Luzon State University. So sa gustong umorder, dito lang sa malapit ay ilagay lang po yung inyong order at aming isasako. Ang pick up price po nito ay 300 piso per sack para po sa mga magsasakang Pilipino na ibig gumamit ng organikong pamamaraan ay magsadya lamang po dito sa Philippine Carabao Center, Central Luzon State University, o makipag-ugnayan sa aming Center Director, Dr. Erickson N. De La Cruz. O maaring tumawag sa aking numero 0917-1732-509. Kung gagamitin ito sa palay, ay maaari kayong gumamit ng 15 bags per hectare at may kasama itong foliar fertilizer na umaarin yung gamitin sa inyong palay production. Sa unang gamit ng foliar fertilizer ay ihalo ang 1 litro sa drum na may kakayanang humold ng 200 liters. At maghalo ng 4 kilong urea sa unang pag-i-spray sa 1 hektarya.
So isang boteng foliar fertilizer sa isang hektarya na may kahalong 4 na kilo na urea. At ang unang spray nito ay 10 to 15 days from transplanting. Ang pangalawang spray ay maaaring maghalo ng 2 kilong urea at 2 kilong potassium sa 1 litrong foliar sa 200 liter capacity na drum. At yun ang pangalawang spray sa edad ng palay na 22 to 25 days. At ang pangatlong spray ay maaring ganun din ang concentration ng urea at ang iyong potassium sa edad na 32 to 40 days. Yan po yung maximum tillering stage ng iyong palay. At yung pang-apat na spray ay yung milking stage o maragatas na yung grain nang sa ganon ay maging malusog at lahat ng grain hanggang batok ay sabay-sabay na mahinog. O pwede pa rin mag-apply sa soft dough stage ng panglimang bote ng foliar fertilizer na ang kahalo ay pure potassium na, nang sa ganon ay lalong bibilog at tataas ang timbang ng 4 na latang palay sa isang sako na maaaring tumimbang na hindi bababa sa 55 kilong timbang bawat sako ng iyong hinarbes na palay. Hinahaluan po ng inorganic fertilizer, baka sabihin nyong hindi na magiging organic ang inyong produce, ay magiging organic pa rin po sapagkat itong mga efficiency ng mga mikrobyo ay gagawin niyang organic N or organic potash at mawawala ang phytotoxicity nitong mga synthetic na pataba sa pamamagitan ng microbial action. Ito pong technology na ito ay pinakikinabangan sa 15 bansa sa Asia at sa iba pang mga bansa na ang produksyon ng palay, especially sa Thailand, sa Vietnam, na kung saan umiimporta ang bansa natin ng bigas, ay ginagamit po ang technology na ito na ang magiging production cost natin balang araw kapag ito ay na-sustain natin ang paggamit ng organic fertilizer ay magagaya na natin ang Vietnam na ang production cost per kilo ng palay ay 650 pesos lamang kada kilo ng palay. So kaya po nating ibaba ito hanggang 4 na piso provided may tulong po rito ang pamumudmud po ng makinarya galing po sa rice competitive enhancement program at ng proyekto po ng Department of Agriculture na pinamimigay po ang mga makinarya upang bumaba po ang mga gastusin natin sa pagbubukid. Andyan po ang mga traktora, transplanter, at ang mga mechanized harvester. Kaya po bababa
ang production cost natin per kilo of palay. Sa gusto pong mag-subscribe, June Salazar YouTube channel dito po sa Central Luzon State University bilang kawani ng Philippine Carabao Center. Magandang umaga sa ating lahat.